5, 4, 3, 2, 1. Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Hello po, ako po si Dr. Gary C. at nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ang ating pag-uusapan ay tungkol po sa kape. Siyempre, pag sinabing kape, ang main na bida dyan yung tinatawag na caffeine. So, ano ba? Bad ba to o good? Eh, marami tayong marinig na masama uminom ng kape. Pero may marinig din naman tayo na, uy, mabuti ang kape sa kalusugan. So, ang ginawa ko, nag-research ako. Hinimay-himay ko ano ba yung mga advantage ng pag-inom ng kape at ano naman yung mga disadvantage. So makinig po kayo maigi dahil I'm sure marami sa inyo umiinom ng kape. Yung iba, baka naman yung nararamdaman nyo ay may kinalaman sa pag-inom nyo ng kape. Di ba? Dahil ang kape ang number one pa rin na inumin sa buong mundo. Sikat na sikat, napakaraming klase. Di ba? Kaya yung mga coffee shop talaga naman na marami na addict, no? Baka nakaka-addict yung kape, di ba? Yung mismong caffeine. So, bago natin talakayin yan, gusto ko munang batiin, no? Si Daddy Rolando Sadino, 78 years old, na taga San Mateo, Rizal. Nagpunta siya sa clinic, sabi niya, Doc, baka pwede mo naman ako i-shoutout. Sabi ko, bakit? Eh, kasi yung mga kamag-anak ko, baka akala patay na ako kasi nag-lost communication kami. So, ito, sa lahat ng kamag-anak ni Sir Rolando Sadino na nasa San Mateo Rizal po siya. Ayan, buhay na buhay, alive and alive. Okay, so ito na po, para sa inyong lahat po itong lecture na ito. So, pag pinag-usapan ng kape, ang caffeine ang pinaka tinatawag natin na main na sangkap niyan. At ang caffeine na isang drug na nag-i-stimulate ng ating brain saka nervous system. Bakit na-stimulate yung brain? Eh, di ba yung iba sa inyo, sabi, hindi ako makapag-isip kundi ako uminom ng kape. Inaantok ako pag hindi ako nakainom ng kape. Eh, parang nangihina ako pag hindi ako nakainom ng kape. Pero meron naman iba, di ba? Doc, pag uminom ako ng kape, ninenervyos ako. Doc, nagpapalpitate ako, hindi ako makatulog. So, maraming epekto ang kape. At drug po yan, ha? Drug. Consider as drug, ha? Hindi po yan herbal na tinatawag. Bakit? Kasi ang kape po ay tinatawag na world's most widely consumed psychoactive drug. Abay, kung pagbabawal pala to, maraming pwedeng matukang, no? Oh, di ba? At ang kape ay nakikita po natin, ang caffeine pala, nakikita natin sa lahat ng mga inumin halos, no? Sa coffee, tea, chocolates, soft drinks, at pati energy drinks. Ayan. So, himahimayin natin itong mga inumin na to, no? So, isa-isayin natin. Sino ba uminom ng kape dyan? Tea, chocolates, soft drinks, at energy drink. Alam nyo ba kung ilan ng caffeine content ng bawat isa niyan? Eto po, ipapaliwanag natin isa-isa. So, ito po yung caffeine content ng mga beverages, no? Yung mga brewed, yan, medyo matapang yan. 150 milligrams yan. Yung drip, 100 milligrams. Ang pinag-uusapan po natin sa 8 ounces lang to, ha? Eh kaso pag pumunta yata kayo sa mga coffee shop, gusto nyo yung malaki, di ba? Grande ang sukat, no? Eh napakalaki po yun. So, ita times 2 mo pa yan. So, sa mga kape, instant, espresso, tsaka yung decaffeinated. Even decaffeinated, oh, nakalagay, oh, 5 milligrams sa 8 ounce. Ha? 8 ounce lang, ha? So, kung titingnan nyo, lahat ng kape, maski na decaffeinated na sinasabi, eh may caffeine pa rin. Ngayon, pag energy drink ang pinag-usapan, 80 milligrams halos ang average ng caffeine ng energy drink sa lata o bote. Soft drinks, nasa mga 40. Iba dyan, 60 milligrams pa nga eh. Lalo na yung soft drinks na kulay dilaw. Okay? Mataas yan. Minsan, nakita ko 55 to 60 pa. Yung tsaa, yung ordinary tea, 8 ounce is equivalent to 40 milligrams. At ang chocolate, hot chocolate, ay nasa 5 milligrams. So, depende na sa dami ng iniinom nyo. Depende sa klase ng iniinom, yung taas ng caffeine na nakukuha ninyo. So, pag-usapan natin coffee. A typical 8 ounce na coffee or 240 ml o 1 cup of coffee ay may mga vitamins po yan.
Itong mga binabanggit na dito, vitamin B2, riboflavin, B5, B1, B3, folate, manganese, potassium, magnesium, phosphorus. Though, mabababa lang. Usually, mga 1 or 2 mg% lang yan ang daily requirement nyo. Pero siyempre, kung nakaka-6 na tasa ka o 10 tasang kape ka isang araw, eh, tumataas na po yan, di ba? So, ang coffee ay may taglay ng mga vitamins. Walang duda. Pero hindi ganun kataas para magbigay sa inyo ng benepisyo. Pero kung marami ninom nyo, mataas yung vitamins nyo, pero mataas din yung caffeine nyo. So, baka naman magkaroon ng ibang side effect yung pag-inom nyo ng kape. So, Doc, ano ba ang benefit ng kape? Yung pinaka-importante. Para sa akin siguro, pag pinag-usapan ng coffee benefits, ang pinaka-importante ay yung brain function saka booster ng metabolism. So, yan ang pinaka-importante yung nagagawa niya dahil gising na gising ka, di ba? Nalaman na ang caffeine, siguro sa mga 300 milligrams lang a day, ibig sabihin 1 or 2 cups a day, ay maaaring magbigay sa inyo ng stimulation. Pakiramdam nyo, attentive ka. Bakit? Kasi ganito. Ang caffeine, tumutulong yan na ma-block sa ating brain yung tinatawag na inhibitory neurotransmitter. Ito yung mga brain hormones na tinatawag na adenosine. So, binablock ng kape yung adenosine. Pag nablock ang adenosine, yung activity ng brain nyo mas mabilis. Para ka merong dopamine saka norepinephrine na kailangan yan para sa normal function ng brain nyo. So, nababawasan yung pagod nyo. Pakiramdam mo, ikaw ay si Superman. Parang bigla ka nagkaroon ng added energy at pakiramdam mo masyado kang alert. Parang alerto ka. So, yan na nagagawa ng pag-inom ng kape. Sa tamang dami, ha, which is 30 to 300 milligrams, more or less 1 cup. Okay, 1 to 2 cups. Pero short term lang. Pag ito inaraw-araw mo, araw-araw mong ginagawa at medyo napaparami, para nag-a-adapt na yung katawan nyo, nawawala na yung mga tinatawag ninyong benefits. So, yung brain function nyo, yung pag-improve ng mood nyo, ay maaaring nawala na yan pag pinag-usapan ng long term. Okay. So, another benefit sa isang pag-aaral naman, nalaman na ang pag-inom ng kape ay proteksyon at nagpapabagal ng paglala ng Alzheimer tsaka ng Parkinson's disease. Aba, okay ito ha. So, sa mga taong malakas daw uminom ng kape, 65% lower risk of developing Alzheimer. Aba, good news po yan. Good news. Sa Parkinson naman, yung mga coffee drinker daw, mas lower ang risk na magkaroon ng Parkinson as high as 32 to 60%. So, ang taas po ng mga pag-aaral, no? So, sa pag-aaral na yon, lower ang risk ng dementia, yung magiging ulyanin, o kaya Parkinson's disease and Alzheimer sa pagtanda nyo. Another benefit pa ng kape, nalaman na lower din ang risk ninyo na magkaroon ng type 2 diabetes mellitus. At ang pinag-uusapan dito, kape na wala masyadong asukal o konti lang yung asukal. So, sa isang pag-aaral na ginawa, nalaman po na 23 to 67% reduce ang pagkakaroon ng diabetes type 2 sa mga uminom ng kape. Doon sa study na ginawa, actually nakalagay pa yung dami ng tao, 457,922 na tao na pinag-aralan nila. Nalaman na yung 1 cup of coffee a day na reduce din ang pagkakaroon ng type 2 diabetes by 7%. So ito po ay base na po sa mga pag-aaral. Another benefit, kung kayo po ay may problema sa atay, coffee drinkers have lower risk of liver disease. Aba, ang galing ha. Bakit? Nalaman pala na pag kayo uminom ng kape, yung sensitivity ng liver ninyo sa alcohol saka fructose intake ay nababawasan. So, the end stage ng liver damage o yung tinatawag na cirrhosis, mas mababa. Pero dito sa pag-aaral na to, medyo mataas lang ng konti yung pag-inom ng kape. 4 or more cups per day. So, 84% lower risk of developing cirrhosis kung uminom ka pala ng 4 or more cups per day. Ang problema nito, pag may edad, baka naman nauna pa yung mga side effect bago yung effect na maprotektahan yung atay nyo. So, medya-medya lang siguro.
So, 40% lower risk of liver cancer sa mga coffee drinker din. Oh, ganun pala yun. Ako, ngayon ko lang nalaman yan, na 40% lower risk of developing liver cancer pag kayo pala ay umiinom ng kape. So, ang daming benefit, no? Kung tutusin nyo, ito pa. Ang coffee drinkers daw ay mas mababang chance ng depression sa kanang suicide. Aba, magandang pag-aaral to, ha? So, siguro alam mo, ilan ba mga nag-suicide sa buong taon ng 2021? Ilan dun sa mga yon ang may history na umiinom ng kape? Ba, siguro magandang study nga yan, no? Dun sa pag-aaral, 20% lower risk of developing depression. Aba, malaking bagay rin nun, ha? Then, sa pag-aaral na ginawa, ang masama nito, 4 cups din and above ang iniinom bago magkaroon ng benefits pagdating sa depression o kaya suicidal tendency. So, potassium para sa akin, dahil sa mga sa aking practice bilang isang geriatrician, ang mga senior citizen, maski na isang cup, minsan, hindi na makatulog, di ba? Ninenervyos, mabilis ang kabog ng dibdib. So, parang masyado marami kung 4. So, I won't take the risk pag ako ang doktor. Then, nalaman din sa pag-aaral na mas mahaba daw ang buhay ng mga nagkakape kaysa sa hindi nagkakape. Talaga? O, di ba? Masarap malaman, di ba? So, doon sa pag-aaral na yan, long-term research ginawa, 402,260 individuals age 50 to 71 na coffee drinker, lower risk of dying over the 12 years period. Aba, ang ganda ng pag-aaral. Ngayon, tulad na sinabi ko, kung may magandang narinig tungkol sa kape, yung mga pinaliwanag ko, meron din ako narinig na masama. Yung mga masama, yung kadalasan dinadayin ng pasyente ko, eh ito po yung kadalasan na marinig ko. Dok, di ako makatulog. Eh, ano bang ginawa mo kagabi? Eh, uminom lang ako ng kape nung after dinner eh. Ay, natural, di ka makatulog. Tapos di lang yun, may anxiety ako, parang di ako mapakali. Palagi ako ninenervyos. Eh, given na yan, dahil pag kayo nasobrahan ng pag-inom ng kape, maski na nga konting kape lang o may caffeine, eh meron tayong mararamdaman na jitterness, na parang jittery, parang nanginig. Anxiety, heart palpitation, tapos minsan yan pa ang trigger ng panic attack. Yan. So anong gagawin? Alam nyo na. At ang caffeine, eh, diuretics din yan. So, ika ng ihi at minsan nagpapataas ng blood pressure. Bagamat yung pagtaas ng blood pressure sa pag-inom ng kape, usually yung mga 1 to 2 lang ang tinataas. 1 or 2 millimeter mercury. Hindi naman yung kung 110 ka, eh magiging 112, mga ganun siguro. Mga ganun lang. Pero kung napasobrahan, mas tataas ang blood pressure nyo. Ano pa? Dok, addict na ako sa kape. Parang hinahanap-hanap ng katawan ko kasi ang caffeine is addictive. Lalo na ang caffeine ng coffee napakataas, di ba? Nasa mga 150 milligrams siya per cup. Yung mga soft drinks, nasa 40 milligrams. Kung 40, hindi naman addictive. Pero kung uminom ka na marami sa isang araw, eh di tataas din yung caffeine content ninyo sa katawan, di ba? So, ang withdrawal ng kape matindi rin. For example, sa ikaw uminom ng kape araw-araw, biglang tinigil mo. Aba, marami kang maramdaman, sakit ng ulo, nangihina, inaantok, sluggish, ganyan, no? So, yun ang mga tatawag na withdrawal syndrome. Then, ano pa, iba pang risk. Caffeine may cause vasoconstriction and elevates blood pressure. Yan ay sinabi ko kanina. Yung caffeine, nagko-constrict yung blood vessel, ibig sabihin, kumikipot ang inyong ugat. So, pag kumipot ang inyong ugat, eh di syempre, ang puso nyo mas nahirapan bumomba, mas napepwersa, tumataas ang blood pressure nyo. Okay? Ano pa? Restlessness saka shakiness. So, alam niyo na yan. Di mapakali. Di ba? Rapid abnormal heartbeat. Ayan. Rapid na abnormal pa. Oo. Dehydration. Dahil sa diuretic effects nito, hindi pwedeng replacement sa tubig ng katawan nyo yung pag-inom ng kape. Dahil the more na uminom ka ng kape, mapapansin nyo, ikay ng ihi. Ngayon, kung di kayo inom ng sapat na bilang ng tubig, expect nyo po magkakaroon kayo ng dehydration. Ayan na. Kaya yung pag-dehydrated ka, pupulikating ka na, masakit na mga kalamnan nyo at kung ano-ano pa. And the most common complaint ng mga pasyente ko, digestive issues, hyperacidity and GERD. So I'm sure yung mga nakikinig sa akin ngayon na merong GERD or nangangasim,
Pag nag-coffee po kayo, expect nyo po na tumataas acidulant siya, nagkakaroon kayo ng heartburn. Kaya isa yan sa pinagbabawal ko. Then frequent urination and urgency. Madalas ka nang umihi, minsan hindi mo pa mapigilan. Parang nandyan na, lalabas na kagad. Ganyan ang side effect ng pag-inom ng kape. So para sa akin, i-weigh natin yan. May magsasabi, Doc, decaf naman. Yung decaf, as I've said, hindi naman yan 100% na walang caffeine. So bagamat mas mababa, eh kung naparami rin ang inom nyo, eh di ganun din. But there are some people na very sensitive. Maski na isang maliit na tasa lang ng kape, eh marami ng epekto sa kanila. So para sa akin, it's a case-to-case basis. Obserbahan nyo sarili nyo. Eh kung sinabi na ng doktor nyo, eh huwag kang uminom, eh meron pong dahilan. Hindi na masasabihin niya para parusahan ka lang o pahirapan ka, di ba? So sundin nyo po yung payo ng doktor nyo. Ngayon, how to maximize, kung may health benefits naman, huwag nyo nang lagyan ng mga kung ano-anong cream, di ba? Napansin ko, pag uminom kang kape, may whipped cream, tapos asukal, sobrang daming asukal, o kaya may mga gatas na full cream milk. Lahat ito magdadagdag pa sa problema. Kasi ang pinag-uusapan benefit ng pag-inom ng kape ay hindi natin pinag-uusapan yung gatas o asukal, ang pinag-uusapan natin yung caffeine na sangkap ng kape. Okay? So, in summary, light to moderate caffeine, siguro wala masama. Siguro. Unless na alam nyo na may naramdaman kayo, eh huwag nyo nang ituloy. Pero syempre, ang tao, iba-iba. So, kayong bahala, napakiramdaman nyo sarili nyo, kung maganda naman, o di sige, kung napansin nyo lahat ng mga nabanggit kong side effect, eh siguro naman, alam nyo na kung ano dapat gawin. Di ba? Okay? So, kung nagustuhan nyo po yung paliwanag, syempre, thumbs up naman dyan. Huwag nyo kalimutan, mag-subscribe, at invite yung mga friends nyo, ha? At i-click nyo na rin ang notification bell. Ako po si Dr. Gary C., ang inyong gabay sa kalusugan. Bye-bye!